Okay, nampat yung mga walang lock prints natin dito. Available dito. 1, 2, 3, 6, 5. So 11 ang walang lock na available. Tapos ito naman yung ating New Zealand. Kali yung model nila. Yan, F1 kali. Galing kay Ma'am Maki ito. Malaki siya kumpara sa local New Zealand. Yun, nandito ang local New Zealand. Yung buda dito. Yan. So, nag-aala sila kumain ng grass. Yan. Pangalawang lagay ko na ng grass eh. So, yun pa yung isang kali natin. Buntis. Hopefully, next week, anak siya. Kali. Tapos, ito naman yung pang-Holland. Holland look. Yan, Twitter ko yan. Yung anak na tatlo yung anak na matay. Yung pilos ko nung nakarami yung matay. Ito naman yung giant natin. Flemish giant cross. English lop. Garing Engel. English lop. English. Tawag yun? Yes, yung English giant to eh. English giant. English lop ata. Kay Madam Ruby po galing to. Ma'am Ruby. Ano na pa healthy na natin. Tinayin naman yung balahibo niya. No? Mahusay. Ayan, healthy. I-breed ko ito. F1 sila. F1 Giants. Nasa 2.5 kilos na sila ngayon. Pero 4 months pa lamang sila. Kaya mag-aantay tayo pa ng 3 months. No? Sa 7 months, doon ko sila i-breed. Kalaki nila. Medyo hirap silang kumain kasi maliit ang butas ng feeder. Naka-design lang itong mga kids nito for New Zealand eh. Eh yung bunganga nila kalaki. Ang hirap silang makuha yung damo. Yung super patchong natin. Noon eh, nakalagkad ang pangalan ko sa mga kali eh. Mayroong isang nagbabayan sell ng kali tapos eh namamasyal dito. Kumakasal dito, nagpapapicture. Yung pala, bayan siya lang tira niya. No? Yung natong nakasama ko sa picture, sinama ako na nandadaya. Nandadaya yung tao na yun. Yung sasabihin niya, purebred. Hindi naman pala purebred na kali. Nakakalagkad yung pangalan ko. Pero hindi naman nasira. No? Sa katunayan eh, pagkatapos nun eh, marami pang dumaming bumibisit ang mga newbie na rabbitero dito no, upang humingi ng payo at humingi din ng makibahagi din ng aking mga breed na meat rabbit. No. Sa kasalukuyan, ito yung balak kong i-breed. Malalaki kasi sila. Kumpara sa mga New Zealand. Dadamihin ko sila sa aking backyard. No. Salamat sa mga nagtiwala sa akin bilang isang backyard rabbit breeder. Magamat siniraan ako noon sa iba't ibang group. Bunga ng isang hindi ko naman talagang kakilalang tao. Nagpa-picture lang dito. Siyempre, bumisita sa akin rabbitan. Ano namang hindi ko internet. Hindi ko naman nakalain na manloloko pala siya sa pagbibenta ng rabbit calibrids. Pero sa ngayon, nalinis na ang aking pangalan. No? Dahil talagang sinserong pagtulong ang binibigay ko. Yung mga layang head ko nga, budget meal ko lang binigay yun. Breeder na sila. 1,005 ang bigay ko. May purebred pa yung dodon. Magaling ko kay Ma'am Ruby din yun. Tapos yung isang lionhead naman, 1,000 lang yung kasama niya yung mga apat na anak. Pero kasi quitting sale ko na rin yun. Mag-cosate tayo ako ngayon sa mga Holland at Holland, New Zealand at giant na ito. So, bisitahin natin yung isa pang giant na nandun. Ito po yung isang giant natin. Ayan. Nung umanak, no? Ayan po yung anak niya. Ayan, malaki update lang natin. Okay? Ayan po sila. So, sa industriya ng pag-rabbit, nakikita ko may mga tulisan din, no? Parang sa kambing, may mga tulisan na nanloloko ng kapwa nila. Pero sa grupo ko, aalisin natin ang mga taong ganun. No? Hindi pwedeng lokoy ng mga baguhan o mga miyembro. Kaya nga ang grupo ko tulungan tapos upgraded.
para maiwasan yung usapin na F1, F2, no? Upgraded lang ang termino. At makapag-alok ng rabbit, lalo na sa meat rabbit. No? Sa meat rabbit kasi ang concentration natin ngayon. Sa meat, hindi ko na ginagamit yung termino ng F1, F2. Upgraded lang para ba ang presyuhan, hindi naman ganong kamahalan. May ano kasi yun, may technical grade sa F1, F2, F3. No? Sa susunod na mga araw, gagawin ko ng video kung paano ba nasabing F1 o F2 o F3 ang isang rabbit. No? Halin tulad din yan sa kambing. Mga terminolohi yung ginagamit namin yan, yung F1, F2. Kaya lang, nag-iibang presyo ayon sa pagka F, no? O purity ng isang breed. Kaya para maiwasan yung hawayan dun, upgraded lang ang tawag ko. So, papaliwanag ko yan sa mga susunod na video. Kaya po, yun. Gumagalaw ang mga kits niya. Giant po ito. Kaya, kitang-kita naman yung mga kits. Malalaki sila. Malamig eh, yun. Good ang kanilang mother dog kasi pinasuso niya. Hindi katulad ng isang walang ko doon. Pangatlong panganak niya na hindi niya pinadede. Sa gawa ng busy ako sa school, hindi ko na-monitor sa dami ng mga rabbit na inilalagaan ko dito. 24 breeders lahat ang nandito. Yeah. Magandang umaga po mga kabakyal rabbit.